isa, dalawa. Mapya. Mamaya assemble din natin 'tong mga panlato, kutsara, tinidor, dito naman yung mga baso. Sa inyo nung bumili rin kami ng bangkuhan. Ayun, limang pera. Lagyan na natin dito. Yun. Number 2. Oh, parang liha na. Simulan na magbulitan kasama si Noy TV. Good morning mga kapanalig! At ngayon ay Tuesday morning mga kapanalig. Welcome na naman sa paribagong vlog. At ngayon, may makikita kayong mga box dito mga kapanalig. Kasi nga namili kami kahapon at ginabi na kami sa sobrang dami namin pinamili. Ngayon ipapakita ko sa inyo isa-isa mga kapanalig kung ano yung mga ibang napamili namin. No? Kasi hindi halos lahat nakita doon sa vlog eh. Kaya tara, let's go. Ayusin na rin natin yan. Isasalansan na natin yung mga dapat isalansan doon sa kusina at dito sa sala at kung saan-saan pa. Bago tayo mag-start mga kapanalig na buksan to no, at kalikutin, gusto ko lang magpasalamat kay Tita Bel ng Hong Kong no, kasi siya yung dahilan kung bakit nakabili kami ng mga kulang pa dito sa Kubo. Bali pangalawa na to mga kapanalig, nung una nagbigay rin siya no, para sa Kubo. Ngayon, eto na ulit. So, unti-unti nang nakakompleto. Yeah. Ikaw talaga! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Tutkainin mo nga muna, are. Pakainin mo nga muna ang arising. Ay! Ay! Doon na, bina. Kakain na, kain. Tawag ka na yan, tito. Tawag ka, bilis. Bilis mo! Nagbablog ako, oh. Ikaw talaga, diwata. Let's go! Pila natin. O sige, diyan ka muna. At ito mga kapanalig, ang ating unang-una kong nakita ay ang hose. Bumili kami ng hose mga kapanalig. Ang hose na to ay 10 yarda, tama? So kailangan namin to kasi nga, ayun, paulit-ulit ko sinasabi, pag nawawalan ng kuryente dito, automatic nawawalan rin ng tubig. So kailangan natin ng hose para makapag-ipon tayo ng tubig sa drum. No? Sa ating dalawang drum mga kapanalig, no? Alright, ito na yung ating una. At eto, bumili rin kami ng mga punda. Punda ba to? Yan, punda, punda ng unan mga kapanalig para syempre hindi nadudumihan yung mismong ano, yung unan niya. No? Kasi sabi ko nga, kumakapit yung mga libag namin. Kasi dito nga, ginagawa namin pag construction, minsan pag nagpapahinga, nakapahiga rin kami. Lalo na si Regondo, kasi na joke lang. Ayan, ito yung mga punda. Ayan, punda. Yeah. Punda. Okay. At next, ano pa ba yung mga nabili kahapon mga kapanalig? At ito, bumili rin kami ng salamin para nakikita naman namin yung sarili namin pag umaga, pag gising o pag aalis kami, para makita naman namin kung ano yung itsura namin, di ba? So bumili kami nitong salamin. Humahaba na siya in fairness ha. Meron talagang tumutubo eh. Nice. Yan. Susunod, bumili rin kami ng extra na pinggan. Kasi syempre pag may bisita kami, sakto lang yung mga pinggan na nabili namin. Wala na sila magamit. So, ito pinggan. Bumili kami ng 5 piraso. At ito mangkok. Mga kapanalig, bumili rin kami. No? Yan. Sasalansan natin tumamaya doon sa may kusina. Para, ay, hugasan pala muna. Para sure na malinis, no? Ano pa ba? Siyempre, extra kutsara mga kapanalig at tinidor. Ah, kutsara lang? Ah, may kasama na siya tinidor. Ito. Para talagang hindi na tayo mabibitin. Kasi, ano eh, habang tumatagal, dumadami yung bisita natin mga kapanalig. Dito sa ating Kubo, no? Yan. At ano pa ba? Ano ba itong mga nabili nyo? Ah, ito kay tatay pala to. Roller gagamitin niya para sa pagano ng kahoy, no? Para hindi anayin. Ayan. Ah, tuwalya. Ayan, itong tuwalya na to mga kapanalig, binili namin to. Kasi yung tuwalya dito, ginagamit namin pang lahatan eh. Kaya sabi ko, sabi ni Utol, bumili na rin ng tuwalya. Kay Rigondok sata itong asul na to, no, Tol? Akin yung Tol. Ah, kay Utol pala to. Oo. At, eto. Ano ba to? Yung nilalagay sa duktungan ng hose mga kapanalig. Kasi yung hose namin meron siyang pinaka parang ngipin. So ito yung ilalagay natin. Ayan.
Ayan, oh. Iba-ibang klase siya. Iduduktong dito sa hose. Yan, oh, ganyan, ganyan, or ganyan. Kasi higpitan lang. Yan lang. Okay. Ang ating next mga kapanalig ay ang... Ewan ko ba, ba't ako napabili nito? Pero kasi, ang dami kasi insekto dito mga kapanalig, no? Lalo na nung nakaraan, maraming langaw. Pag nakakairita, minsan ispray natin siya. Hindi naman pwede dito mga kapanalig yung talagang ganito na sasara mo yung mga pinto para makulob. Eh, maraming ano to eh. I mean, sasag lang to. So, lalabas din yung ano ng bygone. Pero mas maganda na rin yung meron tayo nito. Diba? Next! Ito, bumili tayo ng ito, yung pinaka bedsheet. So, importante rin to mga kapanalig para hindi rin na nadudumihan agad yung pinaka foam natin. No? Ito, bedsheet. Isa, dalawa, ayan, panggal na tuloy. Dalawa, itong ating bedsheet. Dalawa, tatlo, apat, yun, may kasama rin punda pala dito. Ayan. Apat na bedsheet mga kapanalig. Ayan. Okay. Ang susunod natin mga kapanalig ay etong ihaw. No? So bumili kami nito. Mas maganda kasi to para naiipit mo lang yung ihaw mo dito. Kunyari, baboy, isda. Di ba? Nababaligtad mo siya agad. Hindi na mahirap. Ayan. Yung ihawan kasi namin dito, yung bakal lang siya nagawa mga kapanalig. No? Minsan may kalawang. Kaya sabi ni Utol, eto na lang. Mas mabilis magbaliktad, hindi hassle. Okay, ang ating next. Siyempre, bumili rin kami ng electric pan. Yan. Malamig dito mga kapanalig. Oo, malamig. Pero may time na sa tanghali, nagahalo yung lamig sa init. Minsan gusto mo pa rin makapil ng electric pan. Kumbaga, gusto mo makapil ng hangin. Nagaling sa electric pan. Diba? Lalo na sa mga ating bisita. Baka mamaya. Mainitan sila lalo na ngayon summer. Sabi ni Utol, bumili kami ng electric fan. Gondox. Binili namin ay ito yung Camel. Magandang klase itong Camel na to eh. Kulay pula. Ito mga kapanalig. Meron na tayong mga gamit dito. Talagang unti-unti nang nakukumpleto. Mapya! Mamaya, assemble din natin itong mga kapanalig. Electric fan. Alright. Hindi na tayo mainitan, no? Tapos, itong mga karton na to, panggagatong na namin to. Ano pa ba? Ito. Ito yung binili ni Utol, mga kapanalig, na sinuggest niya kasi kailangan namin to sa pagluluto. No? Kaya yung mga ingredients. Mga ingredients na kakailanganin na kailangan ng blender. Okay, ang halaga ng blender na to ay 1,700. Yes. Oo. Ano ba to? Pang ano to? Heavy duty. Ito, pang heavy duty. Pang ano na to? Pang mga malakihan na karga. Ito na mga kapanalig, ang blender na nabili ni Utol sa halagang 1,700. Ito na po, so pwede na kami magtinda ng shake. Oh. Ang dami niyang talim, oh. Ganyan dito, tapos may panghalo. Pwede tayo mag-fruit shake at yung mga kung ano-ano pa. Pwede nating ano pa ba? Kunyari, pag nagda-diet tayo, yung mga juice, di ba? Alright! Oh yeah, ganda na ito. Marami na tayong magagawa. At ano pa ang mga natitira natin dito? Ito importante rin mga kapanalig, yung sabitan doon sa banyo. Kasi nga, pag kami naliligo, wala kami sabitan ng mga brief, yung mga damit, yung mga pinagubara namin, no? Kaya bumili na kami nito ng pinakasabitan. Kakabit ko na lang siya mamaya, meron naman tayo ditong barena. Next, ganun din. Ganun, tuwalya.
Bumili na sila ng tuwalya. Ito kay Rigondox, so Captain America. Yan. Kaya kompleto na mga kapanalig. At syempre, bumili rin kami nitong bagong lalagyan ng pinggan. Nung nabili kasi namin nung una mga kapanalig, ay walang takip. So ang dami insekto minsan dito mga kapanalig. Makikita mo dumadapo dun sa mga pinggan, sa mga kutsara, tinidor, sandok, at kung ano-ano pa. So sabi ni Utol, kailangan talaga bumili kami nung merong takip. No? So eto na nga. Eto mga kapanalig, ang cute niya, tignan. So pwede dito yung ano, dito yung mga plato. Safe na safe, diba? May takip siya. Dito yung plato. Plato, kutsara, tinidor, dito naman yung mga baso. So, tatakpan natin ganun. Tatakpan natin ganyan. Hindi na siya mapapasok ng insekto, mga langaw at kung ano-ano pa. Setup na natin ito ngayon doon mga kapanalig sa kusina. Tara. Isasabay ko na rin sa paghugas ng pinggan mga kapanalig, no. Ayan. Itong mga bago nating nabili. Para sure na malinis. Kasi ilalagay na natin siya dun sa bago niyang kalagyan. Yan. Yan, may mga sticker pa eh. Hirap tanggalin ito. Ay, hindi naman pala. Kala ko mahirap tanggalin eh. May mga presyo pa. Isa-isayin lang natin tanggalin. Tapos mag-start na tayo sa paghuhugas. Eh marami pa tayong isasalansa ng tililigpit. Do. Masyado madikit yung iba. Kaya magpatalo ah. All right. That's all. Mayroon pa pala ito. Sticker, tanggalin natin ang sticker. Mga tag price. Talagang dito dapat kailangan talagang plastic lang yung plato saka mga baso. Naku pa, magbabasa din, hindi uubra mga kapanalig. Alam nyo na kung bakit. Puro rin kami lalaki dito. So magagaslaw kami gumalaw. Diba? Magagaslaw. Right. So natanggalin natin lahat, sabunin na natin. Sakto na yan sa magiging bisita natin. Yan, hindi naman tayo nagkakaroon dito ng bisita na lumalagpas ng 20. Huwag lang may piyesta o birthday. Pag mga simpleng araw lang, mga bisita namin dito, eh, mga ano lang naman, isa, dalawa, ganyan. Alright. Last two. Umpisahan na ang paghuhugas ng pinggan. Parehas lang din yung binili kong pinggan doon sa ano, doon sa luma, 'di ba? Para pare-parehas, hindi naman masagwa tignan. Nagkaiba lang sa mangkok. Hugas muna. Yan. Tapos para mabanlawan, may salansan ng maganda-ganda. Si Utol ngayon, nagtatanim dun sa baba, mga kapanalig. Naglilinis siya ng mga pinagtamnan. Ang kapal ng pinaka ano. Kapal na nabili natin ng mangkok, kaya matibay. Okay na, nahugasan na natin mga kapanalig. At ang next natin dyan, yun nga, sasalansan na natin yung mga pinggan. May nakalimutan akong ipakita sa inyo nung bumili rin kami ng bangkuhan. Ayan, 5 piraso mga kapanalig para meron na tayo magagamit dito. Hindi na tayo lagi nakatayo. Ayusin na natin yun, no? Daming kalat. Dito muna natin ilagay. Nan. At punasan natin. Lagyan na natin dito. Yun.
Sakto. Di ba? Tanggalin natin yung plastic. Yeah. Yeah. Next, ang mga pindian. Gusto mo na tayo ng kamay. Konting ugas ha. Yun, nadali agad. Yun, nadali. Na, tapos. Kutsara. Kutsara, tinidor. Kutsara. Lamig na panahon ngayon ha. Umahangin sa labas. Ayan. Kutsilyo. Kutsawa. Kutsawa. Kutsa. That's G. Alright, next. Ang ating mga baso. Dito sa baboy, lalagay natin para safe sa mga alikabok, sa mga langaw, sa mga makukulit na insekto. Diba? Alright. O, diba? Safe na safe. May naiwan pa. Singit natin sa loob. Nice one. Okay na mga kapanalig. Nasalansan na natin. At dumako naman tayo sa ibang gamit. Wow, dumako. Let's go. Bale, itong lumang lalagyan. Itong lumang lalagyan ng aming plato mga kapanalig. Ibibigay na lang namin kila nanay no, para meron silang magamit dun sa taas. Hindi naman ito luma. Bago pa ito mga kapanalig. No? Ilang ano, mga isang buwan pa lang yan. Nung nabili namin. Ito naman mga kapanalig. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan para dito yan. Dinano lang yan, di ba class? Tapos, ito. Yung ho, sasalpak lang natin dito. Yan. Yan. Pag nasalpak na natin, siyempre, pwede nyo na magamit yan. Subukan natin yan. Woo! Oo, may tulo. Ito, salansan muna natin. Si Rigondox, kasama niya yung si Rubilin at si Camille. Doon sa palengke, mamimili sila ng mga kailangan ni Camille. Dahil magpapasukan na ka mga kapanalig no. Ginagampanan muna ni Richard yung kanyang pagiging ama kay Camille. Alright. Ngayon umpisahan na natin mga kapanalig kapanalig ang pag-aayos nitong ating electric fan na nabili. Maraming ulit sa maraming salamat po ulit kay Tita Bell. Naayos na po namin yung mga pinamili. Tanggalin natin ito para matesting natin. Okay, tanggalin lang natin. Alright, ganda, matibay ang ano ng camel eh no, yung matibay ang klase.
Aba, ayaw. Ayaw niya. Kailangan natin gamitan ng plais. Yan, dali. Alam mo ah. Tanggalin na natin ito. Kabit na natin. Basic lang naman magkabit na itong electric pan na ito. Ikabit. Yan. Ikabit natin. Alright. So, ito na. Magkakaroon na tayo ng hangin. Next, LC. LC. Hop. LC. Yan, nadali. Lagyan natin. Alright. Next. Nice. Alright. So okay na. Siyempre gagawin natin para malaman natin kung okay. Sasaksak natin. Isaksak mo. Isaksak mo. Isak-isak. Isaksak mo. Isaksak. Then number 3 agad. Dewan muna. Uy! Lakas ng hangin ah. Wala na akong takot sa hangin ngayon, no? Wala nang lilipar rin eh. Oh, lamig. Number 2. Uy. Number 3. Ang hangin. Siyempre, testing natin kung umiikot. Umiikot siya. Oh, di ba? Okay na ang ating electric fan dito sa kubo, mga kapanalig. Nice one! Tapos na tayo, mga kapanalig, na isalansan at kalikutin yung mga dapat kalikutin dito sa loob ng kubo. Ngayon, magpapahinga muna tayo, mga kapanalig, dahil meron tayong kailangan puntahan. At itong mga gamit na to, ayusin na lang namin yan mamaya. Iniisip ko pa, mga kapanalig, kung saan maganda isalansan yung mga yan para hindi masikip eh, no? Iniisip ko dito sa taas kung ano eh, para kaso pag dito na masyadong mataas hindi maaabot, lalo na yung mga kasama ko medyo maigsi yung mga bias eh. Si Jero matangkad eh, kaya hindi naman. At eto na si Kadede, mga kapanalig, na nakaupo na dito sa ating bagong upuan. Ang ganda, no? Hindi na mapapasukan ng langaw. At least safe na yung mga gamit. Safe na safe na yan. Wala nang problema dyan, kahit mga langaw, ipis, hindi na makakapasok dyan, mga kapanalig. Talagang napakasarap pag may upuan, mga kapanalig, no? Lalo na pag may sandalan na ganito. Kasi pag kumakain ka, tapos nakatayo ka, nagugutom ka agad eh. Kasi diretso sa daliri sa paa yung pagkain na kinakain mo. Kaya mabilis matunaw, mga kapanalig. Yan, wala na tayong problema. Ang isang target na lang namin dito, mga kapanalig, yung upuan dito. Gagawa na lang kami ng siguro kawayan, o yung sabi ko nga sa last vlog ko, yung supa. Para naman na yung mga bisita natin talaga magiging komportable sa pag-upo, mga kapanalig. Yung puwet nila hindi sasakit. Kaya dapat pag-isipin natin kung ano yung mga ilalagay natin dyan. Yan, sa sobrang dami namin gamit na ngayon dito, yan, basta pag-iisipan ko kung paano namin isasalansan ng maayos yan, mga kapanalig, para hindi magulo. After na siguro ng bahay nila tatay, para lahat kami focus na dito. Wala na kaming ibang iniisip, no? Isa-isahin na namin yan. Let's go! Konti na lang, mga kapanalig. Makakaraos na tayo sa mga mission natin dito sa Kalaka. Pinag-iisipan ni Kadede, mga kapanalig, kung ano yung mga pwedeng gawin dito sa ating mga gamit dito, no? Kasi kung dito ilalagay, pwede naman. Kaso ang target ko dito, mga kapanalig, lalagyan ng TV kung sakaling makabili.
para meron kami libangan, yung maliit lang, di ba? Dito namin sasalpak. Tapos dito yung sopa. Pag upo mo dito, di ba? Komportable ka na nanonood ng TV. Huwag kayo maglala, walang internet dito, hindi kami makapanood ng mga iba-ibang ano site. At na si Kadede mga kapanalig at sinusukat na ang mga kailangan sukatin. Ayan o. Mauuntog no? Mauuntog. Ano ba sukat nung ano? Yung pinakamahaba? Forfeit. Kaso baka mauuntog. Mauuntog talaga. No? Saan kaya pwede yan? Para ano, walang mga nakahamba lang na ano dito. Ng mga kalat-kalat, no? Meron na tayong solar, mga kapanalig. Iba-vlog ko na lang yan mamaya. After nung aking napupuntahan. Pag-iisipan pa talaga namin kailangan ng tawag dito. Kailangan pag-isipan mabuti kasi siya ay kalbo. Yeah. Tumutubo na. Pinagpapawisan na ako. Pinagpapawisan na, ha? Mauntog ka kaya sa tayo dito eh. Mauntog ako niyan? Hawakan mo. Oh, parang liha na. Parang liha na. Ayan. May suggestion ba kayo? Sa bagay, mahirap kasi mag-suggest pag wala dito mismo eh, no? Ano kaya sa bubong? Yung mga pom? Sa bubong? Dito lang, kaya magawa dyan? Ha? Dito, sa kung ito. Ah, ganyan. Eh, paano natin ilalagay dyan? Sa sugutin. Lagay ng pom? Oo. Oo nga. Paano ilalagay? Paano yung kunyari, paano isasalansan? Ayan taas. Hindi ba abot? Ibig sabihin ako lagi magsasalansan, ako matangkad eh. Lagyan natin hagdan. Pwede lagyan ng hagdan, no? Pangat naman. Hindi, yung ano lang, yung di... Hindi, magtuntungan na lang. O ba lang ang sigara ni Chad, niwaka ka bo? Sa bagay, may mga bangko naman eh. Oo, pwede. Para mga isalansan lang to. Eh, pag umaga lang naman kukuha, pag hapon. Pag umaga tapon. Oo. Bagay, hindi naman abot eh. Siguro mga hanggang dito. Hindi, walang yun. Yung nga... Wala dapat dito. Yan, para pa kahit magkaroon ng sopa dito, okay. Hindi mauntog. Ganito ka kailangan. Kahit 50 o ganito kalapad. Mo yan, hindi pwede. Hindi kaya pangit pag dyan natin yung nagyan. Ano, tingin mo ko dito na lang din. TV yan yan eh. TV. Dyan, pag ganun yung TV, pag ganito. So, para pag may sopa dito. Tayo, may bisita tayo dito. Oo. Oh. Pwede rin naman. Hirap din eh, no? Ha? Hindi rin pwede dito sa kusina, mag-amoy usok yung mga higaan natin. So, ang gusto nga sana ni Tita Bel yung double bed. Double, oo, kaso sobrang sikip na dito. Hindi na tayo magkakanda o gaga. Mas okay na rin yung pinili natin yan. So, pag-isipan na lang natin kung saan natin ilalagay. Tingnan mo kung dyan kaya. Ang taas kasi. Ha? Hindi, ilagay na. Basketball? Pagpasok mo, kita. Kitang-kita agad. Nakasay. Yan, o. Yung pala, meron pa pala tayong kulang yung sabi mo kahapon. Yung? Sopa, saan? Oo, hindi. Ipaplanuhin na natin yun. Susunod. Yan. Sa isa yun lang natin. Kawayan, no? Kaya yung pre mo dun? Ano kaya yung maganda? Kawayan na lang kayong gawin natin. Na? Isa pa? Upuan. Pwede. Pwede naman. Yung matibay. Ano kasi tingnan pag ano eh. O pagkawayan, no? Tapos gagawa natin siyang dala. Sandala. Kayang-kaya yun ni Kadede. Kaya lang. Matrabaho yun. Ha? Paukit yun, no? Pabutas. Ay, din dalawa tayo. May pambutas na magbagay. May pail naman dyan, ha? Manumang. Pwede kung ano, tumingin na lang tayo kung magkano yun. Para isang bagsakan na lang. Para hindi na kayo mahirapan. Hindi, magpagawa lang tayo balimbing. Balimbing? Tulad na kay... Yung kawayan? Oo. Maganda yan, yun o. Yung pag-anong tas kawayan. Kasi iniisip ko, may kaibigan kasi ako mataba, si Solomon. Baka pag inupuan niya yun, mabali lahat ng paa. Shout out, pre. I love you. Maganda sana kung makakas ng set. May lambisita na yun eh. Isang set na siya. Oo nga. Pag-anong lang, sa set, yung isang upuan at isang lambisita lang. Ano bang haba nito dito? Dahil may upo na tayo ngayon ito. Oo nga. Bahala na. Maano na natin yan. Walang yun. 6 feet yung upuan. Malalaman na natin yan. Nagsukat na po si Clearin ng Dragon Ball. 4 feet. Kahit mga 4 feet lang dito. Mm-hmm.
dito medyo mahaba siya. 6 feet yung dito. Ang tanong tama. Ayun. Tapos isang lamisita dito. Saan sila matutulog? Hindi, di alis yung lamisita. Lalabas doon yung lamisita pag tutulog. Bahala ko sana yun, yung kusang lumulubog yung sopa. Invisible. Tapos gumaganong mulutang. Underground. Tapos may remote. Ah, may remote. Voice control. Lumulubog siya. Voice command. Bahala na. Update na lang namin kayo mga kapanalig kung ano mga mangyayari pa dito sa ating kubo. Unahin muna natin yung taasan dyan. Oo, sige. Wala naman tayong magyagawa. Mamaya ako. Pero, baka madamay na. Mas maganda siguro kung kumain muna tayo. Oo. Kasi hindi pa tayo kumakain eh. Let's go. Work agad tayo eh. Work eh. Yun na nga, sa kaisip namin mga kapanalig kung ano yung maganda dito sa kubo na lalagyan ng gamit, eh nagutom kami kaya kakatapos lang namin kumain mga kapanalig. At ito sila kadede dito at si Utol waiting lang dito mga kapanalig dahil pupunta kami doon sa lupa na nabili natin mga kapanalig, no? At paplanuin ulit natin kung ano yung mga gagawin doon at titignan natin mga kapanalig baka may nakabaon na ginto, hukayin natin agad para ano ipamahagi natin sa iba, no? Mga kapanalig, gusto ko lang shoutout si Vic Dicoso ng Balintawak Tres. Lipa City. Yan, ha? maraming salamat po sa suporta. Shoutout din kay Maricel De Assis. Yan, maraming salamat po sa pagmamahal. God bless po sa inyong lahat. I love you all and good night. At eto na nga mga kapanalig. Bali maliligo na ako, pero puputulin ko muna yung vlog natin ngayon dahil nga pupunta pa ako dun sa lupa na nabili natin. Abangan nyo na lang sa next vlog mga kapanalig kung ano yung magiging resulta ng pagpunta namin dun. Kaya hanggang dito na lang, I love you all at lagi kayo mag-iingat. Simula na magulitan, kasama si Inuit TV.